Mga Tuhan, ginigipon niya ito sa Padre,
Ini ang New Year ng simbahan, the 30th year. Tulog ang pinapagrandun sa suto. Enoch, ginugurundun niya ito ang kapangalanan ni Jesus. And so we remember ang kapangalanan ng kansatong kagawa ng Jesucristo. Ikadawa, inabot ang kitang maghalap to wait sa ikadawang pagdatong ni Kristo para kita puskahan. Luwari, day niya ito arang. Pero arang niya ito na maaaring tayo pamakabot ang final kind of Jesus kita naman bilang tao aharap tayo sa saya kapag kita nagala. Sure po yan. Sure po yan. Maritahin natin mahinig kung ang final coming ni Jesus, pero surely mahinig niya to ang sa toong pagtayo, pagtukto o pagtayo sa tao ni Jesus para matapos ka. In between sa nakaraan na nitawo si Jesus, si Rinan, sa hinaharap, sa pagdatong ng corona, importante na sa tahaw ngayon today. Kaya nga, inabot ang iba ni San Pablo na sa buhay niya ito ngayon, maging upright kita. Magkaigwa kita ang buhay na malinig, pusong malinig, isip na malinig, isang buhay na may gawdunan dito sa okulang ng Diyos, sirin pa ang isang buhay na may tataon niya ito sa satong kapwa. Yan ang pagiging sarong Kristiyano. Nagpapaklay kaiba ang panuwaan, panon ang pagkakuo para kita maging tunay na panuwaan ng Diyos na ang puso ang charity o pagkakuo. Mga tugan, yan ang magiging katugdan ni Father Kim. Pagirundong sa sato, nakitagabo sa rong pamilya ng Diyos, magkatulugan na may kaipuhang kita maglingkod o magtabang sa sarusaro. Katugtan ni Father Kip na ipagserebrar ang banal na misa, ang mga sakramento, ang mga ini, ang paganay o padagos na kilos o aksyon ni Kristo para sa satong kaligtasan. Katugtan ni Father Kip espesyalmente na kumiling sa mga dukha, sa mga pobre, dahil yan ang utos katsatong kagulang ng si Yesu Cristo. Saro lang si Father, nag-isip ng parokya. How many barangay chapels, Father, do you have? 15 barangay chapel. Saro lang si Father. Dahil man siya Superman o Spiderman. Dahil siya Marvel hero. Tamo siya, napapagal din, napapagod. Kaya tabangan niyo mga tugang si Father sa iyong ministry. Ang enot na tama, ipamibig niyo siya sa kaguranan, may kagwa siya, kakusugan kang Espiritu para mag-ibo niya ang sa iyong vokasyon bilang sarong pastor. Tabangan si Father. Tabangan siya sa kanyang mga proyekto, sa kanyang mga programa, makiuli sa iya. Importante mo niya na ang pari nakikiolay, nakikisama sa mga banwa sa paglalatag at programa. At ikatulo, mga tugang, ako asya, welcoming, not just in your homes, especially in your hearts. Alam niyo doon, ang bagong pari, pag namamatihan niya na accepted siya, inaako siya, wini-welcome siya, binabati siya ng tao, mas lalo siya nagiging makusog na pastor. Okay? So pray for him, work with him, and serve, join with him in serving the people of God. Mga tugang, si Kristo ang nagsabi sa iyong disipulo, takaw ka mo, si Sayman ang pag-ako sa inyo, inaako ako asin ang amang nagsubo sa sato. So every time we welcome, we work with and pray for Father, we welcome Jesus. We welcome God the Father. Alam ko na ang inyong patron, St. John Mary Ganey, ang siyang magiging modelo ni Father King. I cannot add anything more than St. Mary John Ganey. Siya na mismo ang mag-aadal o matutukdo kay Father King
tayo maging sa loob magayong kura tayo. Agirarin mga tugan, salamat sa pag-ako sa saya, salamat sa iyong suporta, welcome niya ito si Father, girarin, urapakay niya ito ang sa dupagong kura tayo. Thank you. Matidong po ang gabos para sa pagpahayag.